kaninang umaga po kasi, may lumabas na balita na galing di umano sa Manila Standard. Yung una kong nakita, post lang sa isang page sa 31 Million Movement. So ang ginawa ko, hinanap ko at makakako fake news lang yon. Alam nyo naman, napakadali pong gumawa ng fake news. Yung iba nga ginagamit itong mga dyaryong ito. Tulad nung nangyayari sa Inquirer, kung nababalitaan nyo, may mga lumalabas na balita na nanggaling daw sa Inquirer. Pero ang mga yon ay kinokorek ng Inquirer at sinasabi nilang fake news yon at huwag maniwala. So hinanap ko yung Manila Standard at ito nga yung post nila. By Manila Standard, October 8, 2024, 9:47 a.m. Former President Rodrigo Duterte canceled his certificate of candidacy for Davao City Mayor and instead registered to join the 2025 senatorial race. A report from DZRH Radio said Duterte, who has been faring well in the pre-election surveys for senator, would be returning to national politics in next year's elections. He withdrew his COC for Davao City Mayor, which he filed yesterday, October 7. Duterte will reportedly file his COC for senator at the Manila Hotel City 10, where the Commission on Elections set up a temporary office to accommodate a number of aspiring politicians expected to submit their candidacies on the last day of registration period. So kung babasahin niyo yung balita na nanggaling sa Manila Standard, sinasabi niya that the Duterte Patriarch pivots to running for senator. Pero hanggang sa natapos yung 5 o'clock deadline, hindi po nag-file si former President Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, mananatili siyang mayoral bet ng Davao City. Naglabas ng statement si Salvador Panelo, former spokesperson ni ex-President Duterte. Sabi dito sa Inquirer, former President Duterte running for senator, not true. Reports claiming former President Rodrigo Duterte withdrew his candidacy for Davao City Mayor to run for senator in the 2025 polls are not true. Fake news. Panelo told Inquirer when sought to validate talks that the ex-president will formalize his senatorial bid on Tuesday, the last day for filing of certificates of candidacy for the May elections next year. Yan din ang mensahe ni Vic Rodriguez. Sabi naman sa ABS-CBN News, former President Duterte won't file COC for senator. Former Executive Secretary and now senatorial aspirant Vic Rodriguez said, former President Rodrigo Duterte will not run for senator despite earlier reports. Rodriguez responded to questions on the elder Duterte's political plans hours after reports circulated the former president withdrew his certificate of candidacy for Davao City Mayor. Duterte filed his COC for the local post on Monday with his son, incumbent Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, as his running mate. Sabi ni Rodriguez, he already filed as mayor and we were together. Naghiwalay lang kami mga 2:30 in the afternoon. I don't know what time it is today now. But settled na siya as mayor. The senatorial aspirant said he had lunch with Duterte before heading to the COC filing venue. Hindi ko alam kung makakaabot pa siya rito. But we were together dito sa, we had lunch kanina, sa Manila, andito siya. Magkasama kami. Ang daming nakapila kanina sa kanya doon sa venue kung saan kami nagkita. Ang daming gusto siyang makausap at nais magpa-endorse sa PDP. When asked if there are no truth to the reports circulating online, Rodriguez gave a short answer. Well, you know the President Duterte. He keeps his cards very, very close to his chest. Siya lang ang nakakaalam kung ano and what is up his sleeve. Sabi pa ni Rodriguez, nag-usap kami. Palagian naman kaming nag-uusap at nagkikita ni Pangulong Duterte. At siyempre, dating Pangulo yan. Hindi mo naman matatawaran ang pagmamahal sa bansa at sa Pilipino. Hindi maiiwasan pag-usapan ang kasalukuyang nagaganap sa bansa at hindi rin maiwasan pag-usapan ang politika. When the clock struck 5 in the afternoon, Duterte was not seen at the Manila Hotel Tent City
to file his COC for senator. So ibig sabihin, may nag-circulate talaga mga balita kanina at isa na dyan ay galing sa Manila Standard. Pero pinabulaanan na po ito ni Panelo at ni Vic Rodriguez at sinabing fake news lang daw yung mga lumabas. Dahil nga, umabot na ng 5 o'clock kanina, wala pong Rodrigo Duterte na nag-file ng kanyang COC sa pagkasenador sa 10th City. Pero ewan natin, sabi nga ni Vic Rodriguez si Duterte lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa isip niya. Hindi kaya talaga may balak sa kanina? Dahil bakit siya nasa Metro Manila? Ang sabi naman, meron daw siyang inasikasong personal. Pero hindi nga kaya binalak ni Duterte na mag-file bilang senator? So, magkaganon man, sigurado na pong hindi tatakbong senador si Rodrigo Duterte at siya ay mananatili bilang mayoral candidate ng Davao City up against Carlo Nograles. Pero meron akong napansin dito sa sinabi ni Vic Rodriguez. Sabi niya dito sa article na to, ang dami daw nakapila kay former president kanina at mga nagpapa-endorso sa PDP laban. Pero ngayon natapos po ang filing ng COC. Sino-sino po ba ang mga akala natin na tatakbo sa ilalim ng PDP ang nag-file ng kanilang candidacy? Doon lang po sa mga nabasa ko, siguro meron pang iba. Ang alam ko pa lang po, si Bato de la Rosa, si Bongo, at si Philip Salvador. Sila po ay tatakbo sa ilalim ng PDP. Sino-sino pa ba ang mga nag-file ng kanilang COC na malapit kay former President Rodrigo Duterte? Ang mga nabasa ko po ay sina Rodante Marcoleta, yung senior songwriter na si Jimmy Bondoc, si Greco Belgica, si Willie Revillame, si Vic Rodriguez, si Chavit Singson, at si Apollo Quiboloy. So ang daming nagtatanong, bakit sa dinami-dami ng kaso ni Apollo Quiboloy, bakit pinayagan pa siyang tumakbo? Alam naman po kasi natin, innocent until proven guilty. Hanggat hindi po napapatunayan na may sala ang isang tao dito sa Pilipinas, pwede po siyang tumakbo sa any government position. E bakit itong tatakbong senador na makabayan black na si Franz Castro ay convicted na, pero bakit pa siya pinayagan tumakbo? Dahil yun daw ang pagkakaiba ng dalawa. Si Franz Castro ay convicted na, si Apollo Quiboloy ay hindi pa. Kasi kung sasabihin naman natin na lahat ng may kaso ay walang karapatan tumakbo, ang dali naman po kasing gumawa ng kaso Ang daling magparatang, ang daling mag-akusa ng isang tao, at lalo na kung ikaw ay nasa pwesto, at ikaw ay may power, may pera, pwede ka magpakulong. Hindi pa napapatunayang nagkasala. Hindi na natin pwedeng patakbuhin. So pabayaan lang natin, patakbuhin si Apollo Quiboloy nang malaman natin kung siya ay susuportahan ng kanyang mga supporters. Sabi pa nga ng iba bakit patatakbo si Apollo Quiboloy? Aanin niya ang senatorial seat, samantalang siya na nga ang may-ari ng universe. Siya na nga ang may-ari ng ating mga kaluluwa. Bakit nag-aambisyon pa siya na tumakbo bilang senador? Alam niyo kasi, iyan ang magpapatunay na si Apollo Quiboloy ay isang hamak na tao lamang at hindi siya anak ng Diyos tulad ng kanyang ibinabandera na siya ang appointed son of God. Dahil kung talagang siya ang appointed son of God, tama yung sinasabi ng iba. Ikaw na ang may-ari ng universe? Gusto mo pang maging senador? Hindi ka ba nakontento na ikaw ang may-ari ng buong mundo? Anyway, dito po sa mga binanggit kong mga pangalan, alisin po natin si Greco Belgica dahil kahit siya ay malapit sa mga Duterte, siya po ay tatakbo bilang party list. So ang matitira dyan, si Marcoleta, si Bondoc, si Revillame, si Rodriguez, si Singson, at si Apollo Quiboloy. Pero ang napansin ko lang po dito sa lahat ng tatakbong ito, maliban kay Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador, na tatakbo sa ilalim ng PDP, lahat po ng ating nabanggit dito ay tatakbo bilang independent. Bakit hindi sila tumakbo sa ilalim ng PDP? Ayaw nilang ma-associate dahil alam nila na negative ang dating ng PDP sa mga botante? Nasa naman ang loyalty ng mga taong ito? Hindi ba si Rodante Marcoleta ay todo depensa kay VP Sara dun sa mga house hearings? Si Jimmy Bondoc ay isang Sara Duterte supporter? Si Willie Revillame, si Vic Rodriguez, si Chavit Singson, di ba alam natin na sila ay malalapit talaga
kay former President Rodrigo Duterte. Pero bakit sila tatakbo as independent? Nahihiya ba silang malaman ng taong bayan na sila ay malapit sa mga Duterte? Kasi nga naman, bakit ka tatakbong independent? E kulang-kulang ang lineup ng PDP. Sa bagay, sinabi naman ni Robin Padilla, yung presidente ng PDP, na sila ay open tumanggap ng mga guest candidates, lalo na ng mga independent. Ito nga may nabasa ko kay Chavit Singson eh. Sinabi niya, manalo't matalo, ay tutulong pa rin siya. Dahil ang dami po niyang balak eh. Pero, nasabi niya na manalo't matalo, itutuloy niya yung kanyang pagtulong. Eh bakit ka patatakbo kung nakakatulong ka naman pala na? Bakit ka magbapakasakali na matalo, manalo, itutuloy mo pa rin yung pagtulong sa taong bayan? So final na po talaga, hindi po tatakbong senador si former President Rodrigo Duterte at siya ay sigurado na sa pagka-mayor ng Davao City. At makakalaban niya si Carlo Nograles na sinasabing dating malapit sa mga Duterte. So natapos na po ang filing ng COC. Ang masasabi ko na lang sa lahat ng mga kandidato, good luck. At sana huwag mawala sa isip ninyo na kaya kayo tumatakbo ay para silbihan ang taong bayan, ang buong Pilipinas at hindi ng iilang tao lamang. At bago po ako magtapos, kahit papano kumanga ako dito kay Alice Guo dahil hindi po ba napabalita na siya ay magpa-file ng kanyang COC at tatakbo muli sa pagka-mayor ng Tarlac? Sabi po dito sa Inquirer, Alice Guo says she will not seek re-election as Bamban Town Mayor next year. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada brought up the matter during the Senate panel on women's 15th hearing on Guo's Pogo ties. Sabi po ni Alice Guo, haharipin ko muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko para maging fair din po para sa mga constituents ko po na minahal ko po. Sana tularan ng ibang kakandidato na may kinahaharap na kaso itong si Alice Guo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.